Hi guys! Praise be Jesus and Mary! So welcome again sa ating kwentong buhay ng mga banal. So ang feature natin ngayon, obviously, ay ang kwentong buhay ni Santa Magdalena de Nagasaki. Let us all watch this. Si Santa Magdalena de Nagasaki ay ipinanganak noong taong 1611. Ang mga magulang niya ay binyagang Kristiyano at naging mga martir para sa pananampalataya noong taong 1620. Nang dumating ang mga Agustinong misyonero sa kanilang bayan, si Magdalena ay nagsilbing miyembro ng ikatlong orden ng mga Agustino at naging interpreter at katekista ni na Padre Francisco de Jesus Terrero at Vicente de San Antonio Simuens. Noong taong 1632, ang dalawang Agustinong pari na kanyang pinaglilingkuran ay sinunog ng buhay. Ang pagkamatay nila ay hindi nagpatinag kay Santa Magdalena na maglingkod sa Diyos. Nanilbihan muli si Santa Magdalena sa dalawang paring Agustino na sina Padre Melchor San Agustin at Martin San Nicolas. Nang mapatay muli ang dalawang paring kanyang pinaglilingkuran, dumulog siya kay Padre Giordano Ansalone de San Esteban, isang Dominikano. Hindi ikinahiya ni Santa Magdalena ang kaniyang pananampalatayang Kristiyano, kaya't sumuko siya sa mga otoridad at inamin niyang siya ay tagasunod ni Hesukristo. 13 araw pagkatapos siyang pahirapan at ibitin ng patiwarik, namatay si Santa Magdalena noong Oktubre 15, 1634, sa gulang na 23. Siya ay naging biyata noong Pebrero 18, 1881 na pinangunahan ni San Juan Pablo II dito sa Maynila at dineklarang santa ng Simbahang Katolika noong Oktubre 18, 1887 sa Roma kasabay ni San Lorenzo Ruiz. Ang kapistahan ni Santa Magdalena de Nagasaki ay tuwing Oktubre 20. Siya ay patrona ng mga tagapagsali ng wika at mga katekista. Santa Magdalena de Nagasaki, ipanalangin mo kami.